Sisiguraduhin ko ngayon na panghabang buhay na to. Naialis na ako. Saan ka pupunta? Papakabait na ako, Nay. Sa pong makita ko, paano mong sinira ang sarili mo, Ray? Peter! Si Dian. Wala ka nang maririnig tungkol sa kanya magmula sa araw na ito, Raymond. You don't even deserve to say her name. Bakit mo pa ginagawa yan? Saka bakit hindi pa ako binibisita ni Raymond? Dian, I'm here. Bakit mo pa hinahanap si Raymond? Because he's my fiancé. Dian, wala ka bang naaalala nangyari sa'yo? Comatose nga ako, di ba? Bakit? Ano pa bang pwedeng mangyari sa'kin? I realize na kung totoo mahal kita, hindi ko dapat hinayaang mangyari lahat ng yun. Sana pinigilan kita. Sana pinamukha ako sa'yo na mali yung mga ginagawa mo. Sabihin ko ang dagat ay natatapos sa pangpa. Ang buhay ng tao ay nagtatapos sa kamatayan. Kailangan mong matanggap. Patay na ako. Totoo yun. Hindi panaginip. Hindi ko alam kung nababaliw na ako o niloko mo lang ako. Yung pagsapi ng kaluluwa ni Dian, totoo ba yun? O gawa-gawa mo lang? Umaasa ka ba na pagising niya? Napapatuloy yung pagmamahalan niya? Bakit sinabi mo sa akin wala akong naaalala? Natatakot ako, baka masaktan ka lang. Baka kasi hindi mo matanggap yung totoo eh. Anong totoo? Eh, hindi mo ko mahal? Namamamatay ako. Even if it's 6 days, 6 hours, or 6 minutes, kaya mo iparamdam ko sa'yo na mahal na mahal kita. Bakit ngayon ka lang bumisita sa akin? Balita ko, sa Pampanga ka na raw. It's okay, Kayla. Kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, naniniwala pa rin ako na tunay kang kaibigan na nagmamahal sa akin. Salamat, ha? Maraming salamat. Anak, pasensya ka na. Hospital SOP kasi na ang pasyente. Kailangan naka-wheelchair. Pero hanggang sasakyan lang naman. Itong daddy mo lang talaga matigas ang ulo nung na-discharge. Pero dad, bawal ka pa rin daw mapagod ah. Kaya pagdating sa bahay, aalagaan kita. Kasi hindi kita naalagaan nung bagong opera ka eh. Eh, wala ka naman kasi malay nun, anak. Kaya kailangan mo nang may mag-aalaga sa'yo. Kung hindi mo ako pinabalik, I would have died. What do you mean, Dad? I'm talking about it later. Search na pala yung kaibigan mo. By the way, I'm Steve. Jackie. Nice to meet you. Jackie. I'm a cardiologist. Kapag may problema ka sa puso, ako tatawagan mo, ha? Sige. Sige, I have to go. Okay, sige. Bye. Dan,
Sigurado ka ba sa gagawin mo? Kailangan ko itong gawin, Dave. At saka kung pwede sana, ako lang mag-isa. Dito ka pa rin pamukha sa akin ang lahat ng ginawa kong mali. Inaamin ko. Nagkamali ako. Alam kong hinihaan ko mga ibabaw ang galit ko sa pamilya mo. Dahil akala mo inapi ka ng dati. Inapi kayo. Pero hindi totoo yun. Lahat ng pinaniwalaan mo, Raymond, mali. So, punish me. Saktan mo ako. Sampalin mo ako. Papatay mo ako kung gusto mo. Tatanggapin ko at hindi kita sisisihin. I deserve every punishment for everything that I did to you. Buo pa rin ako. Buo pa rin ang pamilya ko. Pera lang ang nakuha mo sa amin. You lost your freedom and honor. Salamat sa'yo for opening my eyes to what and how love really is. Ay, grabe. Over na na-miss ka namin, be. Kayong lahat. Pati si Mama Sir. Kasi naman, doon na lang kayong lahat sa hospital, eh. Di bale, dito na ulit kaming lahat. At meron pang nadagdag. Tama yan. Dahil magmula ngayon, dito na titira si Isabel. Siya ang atin ni Diane. Ikaw si Danica? Kaya palang gaan-gaan ang loob ko sa'yo, Isabel, eh. Alis muna ako kasi may bagong baker sa shop, eh. Kaya tayo mamaya ako. Oo naman. Chami-chami! Hindi ka po. Bye, Isabel. Bye, Chami. Alam kong kailangan niyo pa mag-bonding. You have a lot to catch up on. So, mauna na rin ako. Salamat, Dave. Papakita ko sa'yo, ate. Tignan mo. Ika? Dayan, bakit mo pinaalis si Dave? I'll find time for him later. Tama naman kasi siya eh. We have a lot of catching up to do. Ilang taon kaya yun? Tatlong araw na lang meron ako. Huwag mo sabihin yan, Diane. Ayokong marinig.
Pero ate, kailangan nating tanggapin kasi mangyayari talaga yun. Dahil din ang nakatakda. Bibilang na naman ba tayo ng araw, Diane? Hindi. Para maging masaya tayo, we should just stop counting days. And start building new memories that will last a lifetime. Tayo ni na Mom and Dad. Alam mo, ate, dati, pag umiiyak ako, lagi mong pinupunasan yung luha ko. Kaya ngayon, ako naman ang magpupunas ng luha mo. Pati sipon mo. Tina mo. Ikaw yan eh. Cute eh. Hindi, ikaw to. Cute. Cute. Diba si ate to? Yes, oh. Ito, sino siya? Ikaw yan eh. Saan to, Mami? Sa old house. Sa ate, Daddy. Isabel, anak. Okay lang ba na sa guest room ka na muna habang inaayos yung kwarto mo? Ay, hindi, Mami. Sa akin na lang muna ang kwarto si ate Isabel. Kasi mas gusto ko yun para makapag-bonding kami. Diba? Of course. You miss each other at gusto niyo pang makilala lalo ang isa't isa. Mami, okay lang ba na kunin ko yung ilang natirang gamit ko dun sa tinitirahan ko? Okay lang ba na dalhin ko dito? Sure. You need help? Magpasama ka na lang kay Sally at saka kay Inday. Ako na lang, Mami. Ako na lang sasama kay Ate Isabel. Gusto ko rin naman siyang samahan eh. Sure. Basta magpasama kayo kay Dave. Ay, may binigay nga pala si Jackie kanina ng pastries for dessert. Kukunin ko. No, Isabel. Hayaan mo na si Sally. Mommy, hayaan niyo na lang si Ate Isabel na pagsilbihan kayo ni Dad. Kasi she's been longing for a family. Ever since kasi nung bata siya, she grew up na ang kasama lang niya si Jake. Yun lang yung kinilala niyang family. Pero, nagbago yun until she met us. And alam mo ba, Dad? Nagmana sa'yo si Ate Isabel. Kasi noon pala, gusto niya magkaroon ng sariling business. Well, in that case, itatrain ko kayong dalawa. Total balang araw, kayo rin naman ang magmamana at saka mamamahala ng Marlika. Dad, si ate lang kasi yung inclined sa business eh. Peter, hayaan mo na muna si Diane. I tell you what, kami na lang muna ni Isabel ang itrain mo. Ikaw? Why not? Huminto lang ako magtrabaho dahil nakapag-desisyon tayo na maging hands-on ako sa mga anak natin. But they're grown now. Pwede na ulit ako magtrabaho. Pwede na ako makatulong sa Maharlika. Why not? The family that works together stays together. And the family that stays together takes care of each other. You'll take care of each other, di ba? Pati si Ate Isabel. Yes. Of course. Hindi namin papabayaan ng isa't isa. At hindi kita pababayaan. At ang Ate Isabel mo. In that case, happy-happy na talaga ako. Wala na akong mahihiling pa. Wow. Thank you. Three days to live. Huwag muna.
ikababalik lang niya sa family niya. She deserves to be with them. And they deserve to be loved by her. Ako na lang akunin mo. Ako na lang huwag si Dean. Ako na lang, please. Yung mga importante na lang ang dadaling mong damit, ate, ah. Grabe. Sobrang dami kong memories dito sa kwartong to. Kung pwede nga lang sana, i-retain ko to para meron akong mapupuntahan pag may gusto akong maalala. Pero mas maganda siguro na huwag ako mag-focus sa Pasko. Para yung mga natitirang araw ko, ilalaan ko na lang sa inyo. Para sulit. Dalawang araw na lang. It's so unfair. Bakit kailangan mo papagdaanan yung 40-day journey kung mamamatay ka din pala? Dapat nga maging thankful tayo dun sa 40-day journey ko eh. Kasi kung hindi dahil dun, baka hindi tayong magkasama sa huling araw ko dito sa mundo. Tapos, hindi ko makikilala ate ko. Kaya sana, maging happy na lang tayo, huwag na tayong maging sad. Kasi gusto ko mag-celebrate tayo. Ayokong sadness yung baumil ko pag alis ko. Isabel! Uy! Ronald! Mukhang aalis ka. Si Diane, kapatid ko. Si Ronald, customer ko yan sa Burger Joint. Kaibigan ko rin siya. Oo nga! Si Mr. Handsome! Hi! Hindi mo sinasabing may pamilya ka na pala. Sige, Ronald. Tara, usap tayo. Tagal kitang hinanap. Pabalik-balik ako sa Burger Joint. Pabalik-balik ako sa bahay mo. Pero lagi kang wala. Kala ko nga, pinagtataguan mo na ako eh. Pasensya ka na, Ronald, ha? Kung hindi ko sa'yo nasabi yung pinagdadaanan ko, kinailangan ko lang ayusin ang buhay ko. Ngayon, maayos na. Ngayon, hanap mo na yung pamilya mo. Kaya bukod dun sa pagiging facilitator, pwede pa rin bang maging magkaibigan tayo? Oo naman. Ikaw ang pinakaunang taong tumulong at tagmaya sa akin. Pagkatapos kunin si Jake sa akin, hindi ko makakalimutan. Maraming salamat, Ronald, ha? Alam mo naman, nandito lang ako, Isabel. Sobrang saya ko. Thank you. Halika na. Ihatid na kita sa inyo. Alam kong gusto mo na makasama yung family mo. Don't worry. Bukas, I'll make sure na makakasama ko lahat ng mahal ko sa buhay at susulitin ko. Today, gusto ko lang kasama ka. Tapos papanoorin natin yung sunset. Alam mo, Dave, ang pag-end ng life natin dito sa mundo, parang sunset lang. Nawawala man yung araw sa paningin mo. Pero andyan pa rin siya. Makikita mo na lang siya
sa ibang araw o ibang pagkakataon. Sa'yo hanggat nandyan ka pa, hanggat wala ka pang iba. Dito ay umaga at dyan ay gabi. Ang oras natin ay magkasanong at aking hapunan, iyong umaga. Hintayin mo ko doon din. Mamahalin kita sa kahit na anong panahon. Sa kahit anong pagkakataon. Salamat, pero hindi ko birthday ngayon. Bakit? Hindi ba pwedeng i-celebrate ang birthday any day? Isabel, pagbigyan na natin si Dan. Gusto niya kasing i-celebrate ang lahat ng birthday mo na hindi mo sila nakasama. Hello? Happy birthday! Happy birthday! And happy anniversary, Mommy, Daddy! Kasi kami kasali. Tanak. Next month pang anniversary namin. Like I said before, kung pwedeng mag-celebrate ng birthday any day, iba pwede rin naman ang anniversary i-celebrate kahit anong araw. Since sina-celebrate na rin naman natin yung mga birthdays ni Ate Isabel na hindi natin siya nakasama, eh bakit hindi na rin natin i-celebrate yung mga anniversary ni Daddy nang hindi natin nakasama nun si Ate Isabel? Tama ka. We have so much to celebrate. Let's celebrate life. Your life and your dad. Yes, of course, yeah. No! Yay! Dan. Dan. Happy birthday din. Aw, Dave. Sige. Ang wish ko, lahat kayo maging masaya. Walang malaman yung lahat na mahal ko kayo. Dayan? Ano? Dayan, dali natin. Are you okay? Dayan! Okay. What's happening? Dad? We'll find out soon, okay? She'll be fine. Everything good? She'll be fine. Yeah. You'll have to stay here, okay? You'll have to stay here. Go ahead and prep her and check her vitals, okay? Get her ready for the fever. Charge to 100. Clear? Clear. Still no pulse, doc. Give her another dose of AP. You can go sleep. Any response? No, the patient's not responding. Okay, charge to 150. Clear?
Just give her a full charge, 200. 200. Clear. Kumusta naman? Alam mo kung anong araw ngayon, hindi ba? Hindi ko po nakakalimutan na ito po ang huling araw ko dito sa Spirit World. Handa na po ako sa aking final destination. Ipapatawag niyo na po ba elevator? One last sundo ka pa, di ba? May last na sundo pa ako eh. This is it, scheduler. Sasakay na talaga ako sa elevator. Totoo na talaga to. And happy ako na ikaw pa rin yung magsusundo sa akin. Hindi na ako matatakot. I feel I haven't thanked you enough, scheduler. Salamat ha, kasi sinamahan mo ko sa 40-day journey ko. Ginaid mo ko. Hindi mo ko binitawan. Ang dami mong tinuro sa akin. Yung friendship natin. Sobrang pinapahalagahan ko lahat yun, scheduler. Marami din naman ako natutunan sa iyo eh. Pero si Isabel, marami pa siyang pagdadaanan. At hindi ko na siya mababantayan kapag sinundo na ako ng elevator. Kaya Dan, pakiusap, bantayan mo siya. Scheduler, ihahatid mo na rin ako sa elevator, di ba? Hindi ko na rin magagawa yun. Pero alam mo, scheduler, ngayon, mas maluwag na sa akin ngayon nang umalis. Kasi, sa last 6 days ko, naiparamdam ko sa pamilya ko kung gaano ko sila kamahal. Napatawad ko na rin si Kayla at saka si Raymond. Tapos si Dave. Alam kong masakit para sa kanya, pero we made so many memories that I know will last him a lifetime. Tanggap na niya. At tanggap ko na rin, scheduler. Scheduler, hatid mo na ako sa elevator. I'm ready. Thank you.
responsible ang dad mo. Peter? Peter? Peter! Peter! Isabel! Isabel, Dave! Tumawag kayo ng doktor, bilis! Nurse! Scheduler, hatid mo na ako sa elevator. Scheduler! 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 Scheduler, saan ka ba pupunta? Dayan? Dad? Ano? Dad? Bakit ka nandito, Dad? Dad, you're not supposed to be here. Dad, go back. No, Dayan. You go back. Ayun na po yung panahon ko, Dad. Nakatakda na ako ngayon. Kayo hindi pa. Nililigaw ka, Dad. You have to go back. No. Dad, hindi mawiin mo. Hindi. Hindi. Mawiin mo, Dad. No. Sabay. Paano ang mami? Paano si Ate Isabel? No, Dad. Dayan, hindi kayo magsasabay. Babalik ka, Dayan. Senyora, this is so unfair. Bakit ba yung daddy ko? Alam mo ang kasabihan na habang may buhay, may pag-asa, Dayan? Minsan, kapag ang pag-asa ay sinamahan ng tiwala at paniniwala, lagpas pa ito sa hangganan ng buhay. Pero paano po yung nakatakda? Ay hindi nakaukit sa bato. Hindi po anymahan po kukunin yung daddy ko. Bakit meron ka pa din? Dayan, dumating na ang oras ko. I have known this since after the operation. The operation was not as successful as we would have wanted it. Meaning? The tumor is not totally gone. You will need another operation. What if I offer? Well, your life will remain in danger. So let's schedule for another operation. Peter, the chance for success is very low. No. To love and give my family everything that I have. Senora, please. This is so unfair. This is not fair. Leah, go back and embrace your life.
pagbalik mo, Diane, hindi mo na maaalala ang spirit world. Kahit sa panaginip, walang matitira sa iyong alaala. At ang lihim ng kabilang buhay ay mananatiling lihim. Ikaw ay babalik para magpatuloy sa buhay at mamahagi ng pagmamahal. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal ko kayo ng mami mo at ng Ate Isabel mo. Son, I love you. Hinahanap ka niya, Peter. Hindi ko alam kung ano isasagot ko sa kanya. Lang kami. Peter, tama ang anak mo. Wala kang dapat alalahanin sa amin. We will take care of each other. We will take care of everything. So if you need to rest, hindi kita pipigilan. Dad, alam mo ba dati, ini-imagine ko lang. Ano kayang pakiramdam ng may tatay? Daddy, yung ilang araw na magkakasama tayo, naramdaman kong totoong may daddy na ako. Kaya salamat, Daddy. Salamat dahil hindi ko na kailangang i-imagine kung anong pakiramdam ng may tatay. Mahal na mahal kita, Daddy. Mahal na mahal ka namin, Peter. At mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita.
Handa ka na ba? Peter Santos, going up or going down? Going up. Wala na ang dad niyo. Iniwan na tayo. Hindi niya tayo iniwan, Mommy. Pinabantayan pa rin niya tayo hanggang ngayon. Sigurado ko na masaya siya at hangiti siya sa atin. Ako rin masaya. He left me with two beautiful daughters. With you two around, alam ko hindi ako malulungkot. Isang taon na mula nung iniwan mo kami, Dad. Namimiss ka pa rin namin araw-araw. Hinahanap-hanap ka pa rin namin pagising sa umaga. Bago matulog sa gabi, ikaw pa rin naaalala namin. Pero alam ko, Dad, masaya ka kung nasaan ka man ngayon. At alam ko, balang araw, magkakasama ulit tayo. Right now, we're doing fine. Kung nakikita mo ngayon ang pamilya mo, alam ko, you'd be proud of us. Hindi na ako malungkot gaya ng dati, Jake. Salamat sa'yo. Wala nang tinuruan mo akong mag-let go. Nag-open na pang buong mundo sa'kin. Parang kaya akong gawin lahat. Pati siguro ang magmahal muli. Balang araw. Halika na. Pero hindi pala lahat ng pangarap ay kailangang mataas. Kung minsan, yung maliit at simple pa ang mas may kabuluhan. Dahil kung minsan, if you dream high and you're not careful, sarili mong pangarap ang sisira sa'yo. Sheila. Sheila, thank you. But there is still hope. There is always hope, as long as you let love into your heart. Let's go inside. Now I can truly say that I've never been happier. Siguro ganito dapat ang buhay. Simple lang, but full of love. At laging masaya. Hi, Doc. Papunta ka na ba? Oo, bilisan mo nga kasi feeling ko buwi-bilis yung tibok ng dibdib ko eh. Feeling ko kailangan ko ng cardiologist sa tabi ko. Sige. Bye-bye. Gana ko siya ako. So guys, ngayon, dalawa na ang heaven. Ang heaven Maine at ang heaven Pampanga. Couldn't be happier. You could be. I could be happier, talaga?
I'll show you. Ito. At ito. Yan, Santos. Will you marry me? Yan. Yes, Dave. Yes, Dave, I will marry you. Kayla? I'm engaged! Congratulations, Diane. Because when you're happy, nahahawa sa happiness mo ang mga tao sa paligid mo. At kapag happy sila, nahahawa rin sa happiness nila ang mga nasa paligid nila. Ganyan kasi ang tao. Bawat isa, konektado. Kaya kung anong nangyayari sa isa, apektado ang iba. That's why I choose to love, to forgive, to be happy. Yung simpleng choice na yun, it will create a ripple and affect everyone. Yung simpleng choice na yun, malaking contribution na sa humanity. So that, when it's finally my time to leave, alam kong ang mundong iiwan ko ay mas maayos kesa sa dinapnan ko. Ang tao malayang pumili kung paano niya patatakbuhin ang buhay niya, kung sino at ano ang mamahalin niya. Every day, we are given the chance to choose love. Pero hindi natin choice kung kailan magtatapos ang chance na yun. Sabi nga nila, love while you can. For if you have love true and pure, kahit wala ka na, mananatili ka sa puso ng mga taong minahal mo. Kahit isang alaala ka na lang. Pero isang makabuluhang alaala. Okay ka lang?